So kung yung tablets, iPad, laptop is between 15 to 30,000 pesos, sana binigay na lang natin sa teachers. So kung ganun, baka 2-3 weeks na pamigay na yan, di ba? Sir, ano to? Honest mistake ng DepEd officials o may something is fishy? I'm very sure it's honest corruption. Pero sir, between the two agencies. Meron collusion dito kasi pareho naman may IT background, pareho naman may IT expertise. Eh, bakit pumayag? Alam nyo, bigay ko sa inyo yung significance bakit napaka-importante yung pinalitan yung ABC. No? Kasi pagka yung ABC 35,000, tapos malaki ang diferensya ng binid mo, failed yun, yung ibibigay sa'yo. So pinataas nila. Eh doon lang sa pagpapataas nila, hindi ka tanggap-tanggap, no? So ang question naman dito, sino-sino magkapuntya ba? At may kilalaman ba o wala ang mga iba katulad ng mga nag-bid, di ba? Kasi marami siyempre sa Pilipinas, ayaw na mag-bid kasi nga, pagka may lukuhan, automatic suspect sila, di ba? Having said that, wala pa naman tayo doon kasi next year pa natin makikita yung mga suppliers. Sir, na-mention nyo kanina na obviously may sindikato rito. Saan ho ito? Sa PSDBM? Eh, hindi pwedeng hindi nagkutsaba eh. Kasi nga, common sense would dictate that nung binalik ng DBMPS sa DepEd, dapat ni-reject ng DepEd yung 58,000. And if you read the COA report on DBMPS, it seems to be some usual suspects. As I said, no, tingnan nyo yung panahon ni President Aquino. Held in very high esteem ang DBMPS. So, hindi yung DBMPS ang problema. Yung mga nag-take over at yung mga tao na ginawa ito. Di ba parang mo sinabing ano, for 15 years for all the Senate presidents, maganda ang bidding ng Senate. Biglang nagkaroon ng overprice, you don't abolish the Senate. Diba? You punish kung sino man. Unless sasabihin mo na from the start for 15 years, every single time, corrupt talaga, meaning by nature, corrupt yung na-free, they abolish mo. No? So hindi ako agree sa to just keep abolishing. Kasi pag in-abolish mo lang, lilipat lang yan sa ibang agency. Dapat mahuli talaga yung gumagawa nito. Sir, yung kay Attorney Lau, yung sinasabi niya na parang wala na ako dito kasi equal, wala na ako sa PSDBM, valid ba yung argument niya? O somehow, nandun pa rin siya? We will see that in the next hearing. Kasi nga, as the chairman said, may mga activities pa na nandiyan pa siya. And as the former speaker, nung pinangako sa amin na kayang i-bid ka agad yan, ang hindi pa kasi, di ba ang tinitignan kasi natin kickback eh, ang tinitignan natin overprice, yun yung corruption. Sa akin merong graft eh, yung waste ng time. Di ba, I mean, isipin nyo ilang buwan, from September, April mo lang o-order eh. Hindi ba isang meeting naman na matindi na, mati-decide na natin kung ang bibiling mo eh laptop o computer. Diba, kahit naman sino sa atin na may kapatid, pinsan, kaklase na marunong ng IT, ang dali naman sabihin, kailangan ng teacher ng laptop at ng klase. This isn't rocket science, diba? This is something we buy every day. Sir, kanina po isa kayo dun sa nagsabi na i-reconsider yung pag-grant dun sa hiling nilaw. Bakit po? Because there's still a possibility that we will meet in here. And because I started reading the committee report on the letter of COA to the DBMPS, at ang dami talaga rin dapat sa sir, as early as doon sa pre-bid, may mga nakikita na tayong pattern na pwedeng may... Even before the pre-bid, yung palang na pagpuput together kung anong pre-bid. As I said nga, di ba, kayo, bibili kayo ng shop-out, di ba? Tapos ikakalbas mo sa mga nagbebenta ng shopaw na may kasamang steak. Kasi natural, ilan lang ang pwedeng sumali doon or walang sasali doon na manufacturer ng shopaw. Hindi natural ang mga negosyanteng mag-joint venture ang pupunta dyan, di ba? So by fixing the specs,
so that isang package ito. So hindi ko po I'm not against na may bag. Maganda na may bag, but you don't have to build it together. Diba kasi yung 15-inch naman na computer yan, you can either build it together and make sure na 15-inch ang lumatek, or kung sasabi mo at least 15-inch or at least 13-inch, then as soon as ma-award, then i-build mo yung bag. Sir, is there a need na tumamen the procurement of considering kung siya sa I think there will be. No? So for the longest time kasi sinasabi na the law is solid. It's really the people na gumagawa ng kalokohan. But at least sa hearing today, may nakikita tayo ng mga obvious. So if I can use the word organic, na kung hindi organic to each other yung ibibid mo, hindi mo naman siguro dapat ibid together, di ba? So, walang problema. Halimbawa, ibibit mo is yung, halimbawa, sa LTO, di ba? Sasabihin mo yung buong sistema ng pagkakaroon ng lisensya. So, kung may hardware, software na kasama yon, siguro naman organic yon, di ba? Pero yun nga, kung sasabihin mong iPad at saka case, kaya hindi naman, napakaraming gumagawa ng case eh. Sir, mag-another issue lang daw. Yes. Ha? Sir, sabi ni Shien. Any comment? Pwede lang magtanong minority, ha? Any comment daw doon sa sinabi ni Risa, hindi niya nare-recognize yung pagiging minority leader mo sa commission and appointment. Yes. First and foremost, I'd like to strengthen everyone, all the groups who wants to be a fiscalizer. Kung titingnan nyo ang rules ng Senate at ang tradisyon ng Senate pati ng House, pag hindi mo binoto yung Speaker or yung Senate President, minority ka. Kung titingnan nyo yung alphabetical na pagtawag sa boto, una ang letter C sa P na Pimentel at saka sa H na Hontiveros. So, sinabi ko, hindi ko po pwedeng bumoto para sa Senate President, kahit kaibigan ko, si Senator Biggs, at kahit gusto kong iboto. So, automatic minority. But ko sinabi na I will not join the minority. I was saying I will not join the Pimentel Hontiveros minority because I don't agree with some of their stance and I want to be able to help the administration when it's possible but to criticize and fiscalize pag pwede. Pero very, very clear na ako'y nasa minority. It was a sacrifice on our part. Bakit? Ang tradisyon sa Senate, parating may major committee ang mga pinaka-senior. I think Senator Pia is the second or third pinaka-senior sa Senate. Ako, nasa top 5 ako. So, either Senator Pia or I could fight for the minority leader. Pero ano sabi namin? Napaka-popular ng administrasyon, di ba? Tapos, apat tayo magkakatulo pa. So, nag-sacrifice kami. Ibigay na lang natin sa kanila. Okay. So, ako ba? Mukha ba akong administrasyon? Kahit sino ba sa inyo dito sa media, sasabihin nyo na ako'y administrasyon? Meron pa magsasabi dito na wala akong track record sa pag-fiscalize, na hindi ako reasonable. Even during the time, the first 3 years of President Aquino, I was the minority leader. So pagdating sa CA, I have more experience in dealing with secretaries, being a former secretary myself. I have always been a member of the CA during my time in the Senate. Apat kaming minority doon. Kasalanan ko ba na walang nag-nominate sa kanya at ako yung binoto ng majority? Hindi. So, bakit niya gagawing issue yon? So, I want to work with everyone, including Senator Coco and Senator Risa. But it's not about position. It's about strengthening. Yun po ang problema sa punto ng Dilawan, na pag hindi ka kasama sa kanila, hindi ka na opposition, hindi ka na minority. Hindi Dilawan. I have great respect for Ninoy Aquino. I work well with President Aquino. Iba yung Dilaw at Dilawan.
Yung dilaw, isang partido yon na kailangan restituin natin. Yung dilawan, yun yung kulto na pag hindi ka kasama sa kanila, mali ka at sila parating tama. That's why I have reached out to Senator Risa during the caucus and after, saying let's work together. Ang problema nga, inuuna nila yung posisyon kaysa sa anong makakabuti sa bansa. That's why sinabi ko sa kanya, Senator Risa, hindi na kami nakipagtagawan sa minority leader. Pero siguro naman dito, I can do a good job. Pero self-serving kasi, di ba? Kung sasabihin niya mas magaling siya sa CA, sasabihin ko mas magaling ako, eh self-serving. So, botohan na lang. Eh sabi ni Senator Risa, diktador si President Duterte. Oy, pero pagdating naman sa CA niya, botohan naman kami, di ba? Tatlo ang bumoto sa akin. So, ano yung problema? Sir, bakit hindi siya yung parang compromise na siya yung naging deputy? Parang na-left out siya sa inyo ako? Well, hindi niya, well, usually naman kasi yung deputy talagang sa House. And kasi sabi din niya, I don't want to be associated. I cannot work with them. So, siya nag-exclude sa sarili niya. So, paano siya? Anong, as far as yung CE is concerned, part siya ng minority? Just like, it's just like me. I do not have a major committee as defined previously by a representative. But I intend to be active. I don't think the committee will define me. I think it's my doing my best.